Ulo ng mga nagbabagang balita. Narito po tayo ngayon sa aming munting tahanan para maghatid sa inyo ng aming reaction video patungkol sa mga kababayan natin na kumukundi na or kontra sa paglalagay ng white sands sa Manila Bay. So kami po ay gagawa ng reaction video. Dadamay ko na yung partner ko sa likod. Mayroon kasi ako ditong video na ipa-play and gagawa kami ng reaction video namin patungkol dito, okay? So let's start! Isan ba ang Manila Bay ang panawagan ng grupong NILAD Metro Manila Environmental Network na nagrally sa Manila Bay kahapon para kondenahin ang paglalagay ng white sand? Ngayong araw, inilabas naman ng 16 na organisasyon ang kanilang position paper na isusumite sa Senado, Kamara, Ombudsman at mga ahensyang kasali sa proyekto. Nakasaad dito ang kanilang pagtutol at idinetalye pa ang 5 batas na nilabag sa pagtatambak ng dinurog na dolomite sa baybayin ng Manila Bay para magmistulang puting buhangin. Pause muna natin. Minsan, nakakainit ng ulo. Alam mo yung sala sa init, sala sa lamig. Na kahit anong gawin ng ating pamahalaan ay parang wala nang tumatama. Alam nyo, mga mahal kong kababayan, ang kailangan ng ating bansa ay ang tunay na pagkakaisa. Sa ganitong crisis na kinakaharap natin, ay hindi pa rin maiwasan yung maghilahan tayo pailalim. And yung mga reklamo na nabasa ko, yung mga nilabag daw ng ating pamahalaan, yung 5 isinulat nila, bakit hindi nila yun inireklamo or inilahad yung reklamo na yun nung time dun sa mga dumaang administrasyon wherein yung lugar ng Manila Bay ay tambak ng basura na nangangamatay yung mga living things doon sa dagat nang dahil sa basura at pollution na naroon sa tubig. Ngayong merong nagmalasakit sa pangunguna ng ating Pangulo at ng Mayor ng Maynila na si Mayor Isko Moreno, yung adhikain ay napakaganda, napagandain yung lugar at ng mapakinabangan nating mga mamamayang Pilipino yung kagandahan ng lugar na gusto nilang i-develop. Nang sa gayon ay sa pagdating ng panahon ay maka-attract ito ng mga turismo. Hindi maka-attract ng mga langaw o kaya ng mga lamok na maaring makapinsala sa ating mga sa ating kalikasan at hindi lang sa ating kalikasan maging sa ating kalusugan. Kalusugan nating mga tao. Nung mga time na walang nagmamalasakit sa mga nakaraang administrasyon dun sa lugar na 'yan, bakit hindi nyo inilahad yung mga inireklamo nyo ngayon? Bakit ngayon na merong nagmalasakit at merong nagplano at gumawa ng aksyon na pagandahin yung lugar na yan, bakit inilalahad nyo yung mga reklamo yan? Para saan? Ha? Okay, tuloy natin. Target talaga namin is be an artist after. It's a waste of money, and even Singapore, from considered, we are in the state of emergency, and you're spending for that kind of money for the. Tama, patuloy na natin. Isa pa to si Attorney. Attorney, ikaw ay may edad na. Pero yung utak mo, Attorney, ay hindi naman to sa pang-insulto. Pero yung utak mo, Attorney, ay ewan ko ba. Alam nyo, yung mga Attorney sa atin, na concern ko no sa kalikasan, concern ko no sa health, concern ko no sa budget ng Pilipinas, dapat kayo'y nag-re-research kung paano nyo maibabalik yung mga perang kinurakot ng mga korap na politiko. Ang daming mga kaso na nanahimik na. Madaming pera yung nakalatag sa Kongreso at Senado noon na patungkol sa graft and corruption. Pero asan yung mga lips nyo? Mga nakaganyan. Ngayon, yung pera na ginastos dyan sa pag-develop ng lugar na yan ay sinisilip ninyo. Na hindi pa nga nagiging manok yung balot. Hindi pa nga nagiging manok yung itlog, eh meron na kayong reklamong ibinibigay.
or inilalahad patungkol sa iniisip nyo na agad na, agad na sayang yung pera. Bakit pag gumanda gayang lugar na yan at na-develop at naka-attract yan ng maraming turismo, sa palagay nyo hindi yan mag hindi maibabalik yung perang ginasto sa lugar na yan? O kahit pa nga hindi maibalik, eh yun na lamang na inilagay sa ayos, nilinis at pinaganda yung lugar. Dapat pasalamatan na natin ang gobyerno. Kasi sa dinami-dami ng administrasyon na nakalipas, administrasyon, yung administrasyon na nakaupo ngayon, nagmalasakit para pagandahin muli yung lugar na yan. E pinangungunahan yun agad. Nasalip na yung ang inyong binibigyan ng kayong mga attorney kayo, ang binibigyan nyo ng pansin, binibigyan nyo ng diin, ay yung may mga kaso ng graft and corruption para mabawi man lang yung pera na kanilang nilustay na, na dapat ay pinakikinabangan ng ating mga kababayan. Napakasakit isipin na kapag nagmalasakit ka sa Pilipinas, eh hahanap at hahanapan ka pa rin ng hindi maganda ng ating mga sarili pang kababayan. Kahit yung adikain mo ay para sa ikakaunlad ng ating bayan. Pero dahil kalabang ka sa partido, yan ang partido na yan ang isa sa dahilan kung bakit tayo nagkakawatak-watak. Yung magandang programa ng isa, kukontrahin ng isa. Kapag hindi magkapartido, kukontrahin at kukontrahin yan ng mga kontrapartido. Kaya walang nagiging development, walang nangyayaring maganda. Yung pag-unlad ng Pilipinas naging pabagal na ng pabagal. Hanggang sa siguro darating tayo sa point na mai-stop na yung pag-progress dyan sa Pilipinas. Kasi yung mga utak ng mga kontrapartido, hindi na lang na maganda yung program ng isa, ng isang partido, ay suportahan ng kontrapartido. E di yun ay mas magiging maganda yun para sa ating bayan. Hindi yung maganda yung programa ng isa na maaaring makasapaw dun sa partido ng isa at maaaring maging hadlang sa posisyon na maaaring gusto nilang takbuhan sa susunod na eleksyon, kaya kinukontra nila. Kaya sino ang kawawa dyan? Ang dami naman mga nagpapauto, yan mga nagrarally-rally na yan, mga nagpapauto kayo sa mga kakontrapartido ng gobyerno. Sa palagay nyo, makakatulong yan mga sinasabi nyo? Okay, tuloy natin. Kung hindi talaga gagalaw ang DNR o hindi igilin yan, then yun yung last option, magpail ng kaso. Bukod sa DNR, gusto rin panagutin ng grupo ang Manila City Government na una nang itinagtanggol ni Mayor Isko Moreno ang proyekto. Si Mayor Isko, can I say na we are presuming that DNR is doing the right thing, they're not doing their job. Kayo yata, ma'am, mukhang kayo yata yung hindi ginagawa yung inyong job. Kasi sila Mayor Isko, ang Pangulong Duterte, ginagawa nila yung trabaho nila, kaya nga merong proyektong ganyan. Kayo ang hindi gumagawa ng trabaho nyo. Before, asan kayo? Nung mga time na puro basura yan, na puro pollution ang nandyan sa dagat na yan, asan kayo? Tingnan mo, puti na yung inyong buhok. Namuti na inyong buhok, eh hindi nyo man lang nagawang magreklamo noon. Eh ngayong may nagmalasakit, eh ganyan yung inyong mga ibinubulalas. Anong klaseng kaisipan yan? Ha? Ngayong may mga matitinong mga pinuno tayo sa ating bansa, gusto nyo pang saklawan yung kanilang mga magagandang plano para sa ating bayan? Nasamantalang nung mga time, ano ba ang gusto nyo? Pabayaan yung kuan yan, lugar na yan, yung Manila Bay. Pabayaan na ang daming basura. Yun siguro ang gusto nyo. Kasi nasasayahan siguro kayo pag nakikita nyo na yung bansa natin ay nagmumukhang gusgusin. Nako. Tumanggi mo lang magkomento kung isi Mayor Isko, pero sumulat na siya sa DNR para malinawan sa pahayag ng DOH sa masamang epekto ng Dolomite sa kalusugan ng tao. Kanina, nilinaw ni Health. Ito pa kasi yung isa sa masama sa mga Pilipino. Dahil sa sobrang talino, lahat ay matalino na pala. Kahit wala naman sapat na kaalaman dun sa mga bagay-bagay na yan, eh hindi pa nga nasusubukan, kontra na agad.
Yung hindi mo pa nga naaada, kumbaga bumili ka ng isang bagay, hindi mo pa nga alam na kung paano gamitin niyon, sabi mo na hindi agad maganda. Ganun. Samantalang, ang alam nyo, madami kasi dito ngayon, ginagamit yung pagiging moderno ng ating teknolohiya. Kapag may mga issue na ganyan, magre-research sa Google. And pag meron silang nakita, oh, ito pala hindi maganda. Kala mo yung magaling na sila. Magagawa na yan ng post, magagawa na yung video na sabi na, ay, kami kumukontra sa ganyan kasi yan ay hindi maganda. Pero saan galing yung idea? Galing lamang sa mga research nila. At hindi nyo ba alam, hindi lahat ng nakasulat sa mga website na yan ay totoo. Alam nyo ba na merong mga tao or mga groups na gumagawa sila ng mga issue or mga bagay-bagay na pwedeng pag-usapan online para maka-attract ng mga magbabasa or manonood or makikinig sa kanilang mga ginagawa doon sa kanilang website. And wherein, hindi 100% factual yon or truth. So, kung ang idea nyo ay base lamang sa mga research nyo sa Google or sa iba pang mga websites, eh wag na muna. Ipaubayaan nyo ito dun sa mga tao na talagang merong alam dun sa bagay na yon o yung mga dalubhasa talaga dun sa bagay na yon. Huwag yung manguna kayo. Hindi yung purkit na bulungan kayo eh, o kaya may nabasa kayo na article eh, yun ang paniniwalaan nyo. Alam niyo yung nakikita kong problema dito? Kasi may mga naiiwang magagandang alaala. Kaya yan na kapag na-develop yan at naging maganda, siyempre, babang mo kayo yung pangalan kung sino yung mga project. Kinalaman na naman ito sa dami ng pagbibo sa ating pangalan. Kasi hanggang ngayon, politika pa rin ang iniisip ng mga ito. Nakakasakit isipin na nang dahil sa dami ng partido sa ating bansa. Sa halip na magtulungan, sa halip na, halimbawa, yung isang partido ay mayroong, or yung current administration na sa ganitong partido ay mayroong magandang programa. Hahanap at hahanapan niya ng butas ng mga kontrapartido. Kasi, kapag naituloy nila yung programa at naging maganda yung resulta nito at tumanim yan sa utak ng mga tao, magiging disadvantage yun sa susunod na eleksyon para sa kanila. Kaya itong mga kontra ng kontra, yan sigurado yung may mga hidden agenda yan sa ilalim. Kaya, alam nyo ang kawawa dito, yung mga mamamayang Pilipino na pinaglalaruan lang tayo ng mga politiko na wala naman talagang pagmamahal sa ating bayan, na sa halip na suporta, puro puna ang kanilang ibinibigay
sa kung sino man ang nakaupo. Kasi kahit sino man ang maupo dyan, kapag nawala talaga yung tinatawag na unity, eh walang mangyayari sa ating bansa. Kapag kanya-kanya pa rin tayo ng idea. Kumbaga, isang topic lang. Pero sa 10 Pilipino na may iba-ibang topic, ay iba-ibang idea, particularly dun sa topic na yan, eh walang mangyayari. Walang maaaring malang yung development natin salit na bumilis ay talagang pabagal ng pabagal. Kasi, halimbawa, yung idea nitong isa, maganda. Eh, itong isa, patay. Maganda yung kanyang idea. So, kapag naging maganda yung result niya at nagustuhan ng tao, patay tayo sa sunod na eleksyon. So, ganun ang mangyayari. Kaya, please naman, nakikiusap na siya. Huwag na kayong magpagamit sa yung mga nagrarally dyan ng mga ordinaryong tao na hindi naman talaga kayo, wala kayo sa politika. Huwag na kayong magpagamit kasi tayo ang talo. Uudyukan kayo, babayaran kayo ng konting salapi para makagawa ng ganyang mga issue. Para inyong iliko yung magandang nasimula ng ating mga matitinong government officials para magmukha silang hindi kaaya-aya sa mata ng mga botante. And ano, kapag sabihin na natin nagtagumpay yung mga plano ng mga kontra na yan, sino magiging kawawa niya? Pag sila na ulit yung nakaupo, pag nawala na ulit yung mga tao na may concern sa pagpapaunlad ng ating bansa, na may concern sa paglilinis ng ating bansa, hindi lang sa ating lugar na Pilipinas, kundi sa paglilinis ng ating mismong when it comes to the politics, na hindi na politika in terms na politika lang sa pangalan. Bagkos ito yung mga tunay na mga politiko at politika na may malasakit at pagmamahal sa ating bayan. Isipin muna natin bago tayo kumontra ng kumontra sa ating pamahalaan. Isipin muna natin, tayo ba'y ginagamit lamang ng mga kontrapartido para mapigilan yung magandang alikain ng ating government official na karet na nakaupo? Kaya yun lang ang payo ko. Huwag po tayong magpagamit sa mga politiko, matiwaling politiko. Meron po tayong sariling isip, meron po tayong sariling puso, utak, na yun ang dapat magdidikta sa atin kung ano ba talaga yung makakabuti para sa ating bansa. Yun lang po. Nagulat. Hayatot.